Streets of Forgotten Dreams. We ask so you may know. We feature so you may appreciate. We inform so you may decide. We balance so you may judge. CBRC Iloilo captures the brand essence of professionals in Central Panay. Located at with these contact numbers. Enroll now! Dr. Carl Balita spent his first day of the new year talking to this street vendor right here for us to have a deeper understanding of people like Kuya who, like us, has a fair share of frustrations, daily struggles, and of course, forgotten dreams. Manong Frederick has lived in the streets of Metro Manila since he was 18 years old. Life in Bicol was hard enough back then for him, which became more of a travesty after the typhoon and after his father died. So he sought after changing his life in the city. Anong nagtulak sa inyong pumuntang Maynila? Yung hirap po ng buhay ron. Mahirap ang buhay doon? Mula nung nagbagyo po. Nagtatrabaho kayo noon sa Bicol? Tumutulong-tulong lang po sa ano, sa mga chewing ko, yung tagano ng mga niyog. Bakit ko yun ang naalala yung masarap na parte ng buhay niyo? Yung nalalagaan ko yung tatay ko. Nung nawala na, umos na po ako rito. Nothing prepared him for what was in store for him 25 years back. Living in the streets of this urban jungle, struggling day by day. So umasa kang mas masarap ang buhay dito? Medyo lang po. Hindi pa ako sanay ng trabaho ron eh. Trabaho ang buhay. Kasi dito ako lumaki talaga sa Maynila. The hardships he was faced with and wrong decisions he made drove Manong Frederick to finally halt reaching the dreams he once had. Para sa sarili mo, anong pangarap? Wala na sa sarili lang. Makapaghanap buhay ako para maibigay ko sa pamilya ko kapag sobra. Yun lang. Wala na ang pangarap. Hindi naman ako nakatapos, sir. Wala akong pinagtapusan. Tsaka medyo may edad na rin ako, sir. 43 na ako para mag-aaral pa ako. Kung may tulong na ibibigay sa'yo, ano yun? Kung may kailangan ka para magpatuloy kang mangarap, ano yun? Wala na ako, sir. Pag gusto ko lang, matapos na ako. Kung matulungan ako, kung hindi, okay. Parang kontento na ako sa ganito, sir. Ganitong buhay namin mag-asawa. Kailan ka tumigil mangarap? Mula no, uminto ako, ano, sir, eh. 22 yata ako noon. 19 years old ako minto, sir. Ayaw mo na mangarap? Nalulong ako ng drugs. Pero ngayon, uminto na ako. Ayoko na yan. Of course, amidst the crossroads are the life lessons he discovered the hard way. Tigilan na nila. Wala mapapala sa drugs. Sa drugs ang dahilan kung ba tumigil ka mangarap? Oh, sir. Yun. Una-una yun. For a man who lived through all his wrongdoings and regrets, are there still room for his dreams? A part of him is still aspiring to make his life better and make amends. But what is his reason? What is his driving force? There's more to Manong Frederick than what meets the eye. Watch out for the second part of our CNL Primetime Special tomorrow at 7 p.m. We ask so you may know. We feature so you may appreciate. We inform so you may decide. We balance so you may judge. I'm Joy Zilanara and this is CBRC News Live.